Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Narito na naman tayo sa ating programang Salitang Law, ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay ating ginugunita si St. Joseph Capasso. At ang ating pong mabuting balita ngayong araw na ito naman ay nagmula kay San Mateo, Kabanata 6, mga talata 24 hanggang 34. Mga kapatid, ano ba ang worry mo ngayong araw na ito? Ano ba ang ating mga kinatatakot? Ano ba ang ating mga pangamba o agam-agam sa buhay na ito? Siguro walang tao na masasabi natin na talaga namang hindi nag-alala. We are warrior, ika nga. At sabi sa ating mabuting balita, huwag kang masyadong mag-isip kung anong iyong kakainin, anong iyong iinumin, o anong iyong isusot. Sapagkat ang Diyos, He will take good care of everything. At sabi nga, do not worry about tomorrow. Sapagkat ang mahalaga, ang ngayon, tayo ay hindi iniiwan at hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sa kabilang banda, iisipin natin, parang ang hirap naman yata na hindi tayo mag-alala sa kung ano yung ating kakainin, kung ano yung ating susuot, kung ano ang ating magiging kinabukasan. Sa totoo lamang, tayo ay palagi tayong gusto natin ay sigurado. Gusto natin palagi tayong handa. And that is one thing that the gospel is teaching us today, mga kapatid. Unang-una, huwag tayong masyadong maging sigurista. Ang kinakailangan ay naandoon palagi yung ating pagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi sinasabing huwag tayong maghanda, hindi sinasabing huwag nating isipin kung anong kakainin o kung anong iinumin at isusuot natin. Ang sinasabi lamang, huwag tayong masyadong maging sigurista. Sapagkat kung minsan, sa ating pagiging sigurista, nakakalimutan natin yung tinatawag natin na divine providence. Sapagkat ang tao na nagtitiwala sa Kanya, hindi pababayaan ng Diyos. At ito mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng ating mabuting balita, hanggang kailan ka magtitiwala sa Diyos? Hanggang kailan ka maniniwala na kaya kang tulungan, na kaya kang bigyan ng Diyos ng lahat ng ating mga pangangailangan? Ang taong naniniwala at nagtitiwala sa Kanya, gagawa ang Diyos, magpapadala ng mga tao na tutulong sa Kanya. Huwag lang tayong maging masyadong sigurado sa ating sarili. Ikalawang punto ng ating mabuting balita, sinasabi sa atin at ipinapaalala sa atin na kinakailangang we live the moment. Sabi nga ay, we seize the moment. At ito mga kapatid, ang mahalaga. Tingnan muna natin, paano ba ang sa ngayon? Tingnan muna natin kung sa mga oras na ito, nasaan ang Diyos sa buhay ko? Bago natin tingnan ang bukas, bago natin isipin ang kung ano man ang mga material na bagay na meron tayo, tanungin muna natin ang ating sarili, ano ba ang mayroon ako sa kasalukuyan? Ano ba ang nasa sa akin? Kung sa kasalukuyan nasa akin ang Diyos, kung sa kasalukuyan ay naramdaman ko ang pag-ibig, ang awa at habag ng Diyos, wala akong dapat ikatakot, wala akong dapat ikapangamba. Kaya naman mga kapatid, it is always living the moment in the grace of God, sapagkat ang Diyos hindi tayo pababayaan. At ikatlo na ipinapaalala sa atin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito, God will take care of everything. Lahat ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos ang anumang alam niya na makabubuti para sa ating lahat. At one point of our life, kuminsan, gusto natin tayo ang boss ng ating sarili. Ang gusto natin, tayong direktor ng buhay natin. Well, at first glance, hindi naman masama that we plan for ourselves. But at the end, kinakailangan nating makita, there is God who will be guiding us. And we will be merely instruments. We will allow God to move us. We will allow God to direct us. And we will allow God to open our eyes for us to see the beauty of His graces na ipinagkakaloob sa ating lahat. Kung magkakaganon, ano bang ikatatakot natin? Alam natin, kasama natin ang Diyos. Dinidirektahan tayo ng Diyos. Alam natin, sa bawat moment of our life, na andyan ang biyaya ng Diyos. At kung tayo ay magiging masyadong sigurado, hindi magkakaroon ng puwang ang pagdaloy ng biyaya at pag-ibig
ng Diyos. Let us entrust everything to God because the providential grace will always be there in everyone or to everyone who is open to God. Maging bukas tayo sa Diyos, maging bukas tayo sa Kanyang pagpapala, at sigurado, mamamangha tayo. We will be surprised kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Huwag masyadong mag-isip, huwag masyadong maging warrior, sapagkat ang lahat ay tutugunan, bubuksan ng Diyos para sa bawat taong nagtitiwala sa Kanya. Amen.